وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang sa pananampalatayang Islam, walang pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan na ang bawat isa sa atin ay naghahangad ng kaligayahan. Walang pag-aalinlangan na ang bawat isa sa atin ay naghahangad na matamo ang kaligayahan dito sa mundo. Subalit, tayo ay nagkakaiba-iba. Nagkakaiba-iba ang mga tao sa pananaw kung saan makikita at matatagpuan ang kaligayahan. Ang iba o ang karamihan ay nakikita ang kaligayahan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kayamanan at salapi. Ang iba naman ay sa kasikatan o katanyagan. Ang iba naman ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mataas na liderato o posisyon. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ang lahat ng ito, lahat ng ating nabanggit, ay bahagi lamang ng kaligayahan. Hindi ito ang tunay na kaligayahan. Sapagkat ang mga ito ay pansamantala at darating ang oras na maglalaho. Marahil ang mayaman, darating ang oras na iwanan niya. Maglalaho ang kanyang yaman. Kaya katotohanan, katiyakan, mga kapatid, na sa pagkakaroon ng makamundong bagay ay hindi rito makakamit ang tunay na kaligayahan. Subalit ang lahat ng ito ay pansamantala at darating ang oras na maglalaho. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Huwag kang mamangha sa kanilang mga yaman at sa kanilang mga anak. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay naglalayo lamang na sila ay parusahan sa pamamagitan nito. Watazhaka anfusuhum wa hum kafirun. Hanggang sa sila, dumating sa kanila ang kamatayan na sila ay di naniniwala. Wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi zahratal hayati dunya linaftinahum fihi. Huwag mong pagurin, ika ni Allah, sa kakatitig sa iyong mga mata sa anumang ipinagkaloob sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala na makamundong bagay. Ito ay kinang lamang ng makamundong buhay. Linaftinahum fi, na sa pamamagitan nito ay sinusubukan at pinaparusahan namin sila. Warizku rabbika khairu wa abqa. At ang ipagkakaloob at ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinakamainam at mananatili, ika ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Si Sheikh Saadi rahimahullah ta'ala ay binanggit niya ang ilan sa mga asbab, mga dahilan na sa pamamagitan nito ay matatamo natin ang tunay na kaligayahan. Una rito, al-imanu billah wal-amal salih, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang paggawa ng mabubuting gawa. Sa pamamagitan nito ay ito, dito natin natatamo ang tunay na kaligayahan. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bihasabi ma kanu ya'malun. Sino mang gumawa ng mabuting gawa, maging siya ay babae, maging siya ay lalaki at babae na siya ay nananampalataya, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, bubuhayin namin siya ng maligaya at mabuting matiwasay na pamumuhay. Wala na jizyan na umajraw biyahsan ni mga kano ya'malun. At gagantimpal namin siya, ika ni Allah, ng gantimpalang ayon sa kanilang mga ginagawa. Itong hayatong tayiba na nabanggit sa ayaw, ito ay damdamin, pakiramdam na nilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa puso, sa mga puso ng mga nananampalataya. Kaligayahan na nararamdaman ng mga mananampalataya kahit sila ay naghihirap, kahit sila ay mahirap, dugha dito sa mundo. Anong sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah? Inna fi dunya la janna man lam yadkhulha lam yadkhulil akhirah. Subhanallah. Tunay na dito sa mundo ay may paraiso. Sino mang hindi makapasok dito ay hindi makakapasok sa paraiso ng kabilang buhay. Anong tinutukoy niya na paraiso dito sa mundo? Ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang paggawa ng kabutihan, yan ang paraiso dito sa mundo. Kaya ang mga sahaba, ang mahal na propeta at mga sahaba, kahit ang ilan sa kanila ay mga mahirap, subalit, sila ay maligaya, sila ay masaya. Nakamtan nila ang tunay na kaligayahan dahil mayroon silang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapat na sa kanila ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil naunawaan nila ang buhay dito sa mundo. Pangalawa, al-kana'a bi rizqillah, ang pagkakaroon ng pagkakontento, nasisiyang ka sa anong meron ka. Kaya sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kun kani'an takun agnan nas. Makontento ka lamang sa anong meron ka, magiging pinakamayamang ka sa lahat ng tao. Subhanallah. Ang pagkakaroon ng kasiyahang loob at pagkakontento sa anong mayroon ay dito natatamong tunay na kaligayahan. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pag nilanilayan natin ang sinabi ng mahal na propeta, man asbaha mu'minun man asbaha aminan ma'alihi mu'afa fi jasadihi walahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Sino mang sumapit sa kanya ang bagong araw na siya ay matiwasay, mapanatag kasama ng kanyang pamilya at may malusog na kalusugan at may sapat na makakain sa araw na iyon, faka'annama hizat lahu dunya, ay parang ipinagkaloob na sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buong mundo at anumang napapalod dito. Sa hadith na ito, mga kapatid, ay hinihimok tayo na magkaroon ng kasiyahang loob at pagkakontento. At ikaw ay tunay na pinagpala kapag tinataglay mo ang tatlong kalagayan na ito. Katiwasayan, panatag sa sarili,
pagkakaroon ng mabuting kalusugan at mayroong sapat na makakain mula sa halal na paraan. Makakamta mo dito ang tunay na kaligayan dahil aanin mo ang maraming kayamanan, aanin mo ang maraming salapi kayamanan kung wala ka namang kapanatagan, kung wala ka namang katiwasayan at kung wala ka namang kalusugan. Pangatlo, sabi ng ating Sheikh, al-mar'atu salihah. Makakamtan mo ang tunay na kaligayahan sa pagkakaroon ng imra'atun salihah. Mashallah. Babaeng, asawang babaeng mabuti, mabuting asawa. Imra'atun salihah. Nakakamtan mo ang tunay na kaligayahan at kapanatagan, sabi ng mahal na propeta sa uso. Sa pagkakaroon ng mabuting asawa. Isang araw, tinanong niya ang isang sahabi, nais mo bang ipabatid ko sa inyo ang pinakamainam na yaman, treasure? Naam ya Rasulullah. Ano po yun? Sabi niya, ang pagkakaroon ng imraatun saliha, ang magandang mabuting asawa, makakamta mo dito ang tunay at kapanatagan na kung saan inilalawan ng mahal na propeta ang katangian ng imratu saliha, na kung saan kapag tinitignan mo, makita mo lamang siya ay ikaw ay nasisiyahan, nagagalak. Mashallah. Dahil sa kanyang pananampalataya. At pag siya inutusan mo, ay siya ay sumusunod. At kapag ikaw wala sa bahay, pinangangalagaan niya ang kanyang dangal at reputasyon. Kabilang yan sa katangian ng imratu salih. At dunya mata, wa khairu mata'ya al-imratu salih. Ang mundo ay palamuti, ika na mahal na propeta sa uso. At ang pinakamainam na palamuti ng mundo ay ang imratu salih. Ang babaeng mabuting asawa. Nagkakamit dito ang kaligayahan at tunay na kasiyahan. Panghuli, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dapat natin maunawaan, alamin, tandaan na ang tunay na kaligayahan, ang wagas na kaligayahan at kasiyahan, ang walang hanggang kaligayahan at kasiyahan ay makakamtan sa kabilang buhay kapag tayo ay nakapasok na sa paraiso. Tayo ay naghihirap dito sa mundo. Naam! Naghihirap tayo dito sa mundo. Gumagawa tayo ng mga gawain. Ang mga gawain pagsamba, may paghihirap. Ang pagsasala, may paghihirap. Ang pag-ayuno, buong araw ka nag-ayuno, may paghihirap. Ang pag-hajj, may paghihirap. Ang zaka, ibinibigay mo ang iyong yaman para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. May kahirapan. Subalit, matatamo natin ang walang hanggang kapahingaan at kasiyahan pag tayo ay nakapasok na sa paraiso. Mapapalitan ito lahat kapag tayo ay nakapasok sa paraiso. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nilarawan niya ang mga tao sa paraiso. Sinabi ni Allah, وَقَالُوا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Sinabi ng mga tao sa paraiso, salamat kay Allah. Ang papuri at pasasalamat ay natatangi lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagtanggal sa amin ng kalungkutan at kahirapan. Alladhi ahallana daral muqamata min fadlihi, na kung saan kami kanyang ipinasok sa paraiso. Wala yamasuna fiha nasabu, wala yamasuna fiha lugub, na kung saan dito sa paraiso ay dito namin nakamtan
ang walang hanggan kaligayahan na wala, kung saan nawala na sa amin ang paghihirap at lumbay. Si Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ay tinanong siya rahimahullah ta'ala, "Ya Imam, mata yartahul mu'min, kailan magpapahinga ang isang mananampalataya?" Subhanallah. Tinanong si Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "Kailan makakaramdam ng pamamahinga ang isang mu'min?" Sinabi niya, "Kapag naihakbang na ng isang mu'min ang kanyang paa sa paraiso, ay saka lamang siya makakaramdam ng kapahingahan, kaligayahan." Kapag naihakbang muna ang isang paa sa loob ng paraiso, ay marasakan natin, mararamdaman, matatamo ang walang hanggang kapahingaan at kaligayahan. Subhanallah. Ipagkaloob nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. At ipunin tayo, pagsamasamin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannatul Firdaus na katulad ng ating pagsasama-sama sa lugar na ito. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqul ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.